Lorem. Ito, ito. Ano ginagawa ng Lorem na yan? Kasi medyo mahirap mag-isip kung ano ilalagay dito eh, di ba? Kung anong content na ilalagay natin. So, gagawa muna tayong tinatawag nating text filler, si Lorem, yan. Pwede mo siyang tawagin using Alt-L pag da-download mo na siya. It's Alt-L. Kung saan siya maglalagay ng text, medyo mahaba to. Pa-clean lang natin ng konti. Ayan, pa-clean ko lang ng konti. Ayan. Ayan. So, meron na tayong sa card natin, may header, isa, may image, then may another header, and then yung paragraph niya. So, anong susunod natin gagawin? Tingnan natin na pang kulang. Kailangan natin ng isa pang button. So, lalagyan lang natin ang button sa ibaba. Lagyan natin na ahref siguro para pwede na. Ahref, number sign. Okay, sabihin natin order now. Kunyari lang naman yan. Save. Save natin. Alright, tignan natin kung ano nangyari. Ayan, so pwede na natin i-code dyan. So, mula sa HTML, nag-structure tayo ng isang card. Aayusin natin gamit sa CSS. So, paano natin naayusin yan? Una natin gagawin, tingnan nyo maigi ha. Mula dito, kailangan natin bigyan ng spasyo. Mula dito sa section, sa pinakataas ng section 1, kailangan magkaroon ng espasyo yan kasi nakadikit siya sa taas. Paano natin gagawin yun? So, lagyan natin ng padding top si section 1. Okay? Padding top. As much as possible, ang gamitin nyo si padding kesa kay margin. Kasi medyo, si margin ang ginamit mo, medyo nabababoy yung design. So, medyo nahihirapan mag-ayos kesa kay padding. So, mas safe gamitin si padding. Alright? So, ayan, nagyan natin ng 10% padding, bumaba siya kaso sumobra naman yung baba. Pero okay na yan. So, gamitin muna natin yan. Ang aayusin natin ngayon, kailangan magawa natin yung mga card natin na gantong square, square, square. So, meron tayong isang container. Okay? Ang size ng container na yon, ito, yung row, tignan natin. Row, nasan ba yung row na yon? Search natin, row. Yan. Is 1,140 pixels. Hahatiin natin sa tatlo yon. Okay? So, imbes na mag-mat tayo, sabihin na lang natin, kung tatlo ang gagamitin natin, ang pinaka-safe siguro na width niya, na gagamitin natin para sa card, ay ano, sa tingin nyo, anong width ang gagamitin natin? Oops, sorry. Anong width ang gagamitin natin, sa tingin nyo, na safe? So, dapat 30%. So, tatlong 30%, 90% ng total size ng buong row gagamitin natin. So, yan. Save muna natin. So, may 30% width tayo. Lagyan natin ang background color para mas makita natin. Sabi muna natin, white ang gagamitin natin. Yan. So, may background tayo na white. Sir, bakit sabi mo kanina mas dapat ang content mo dark on white, pero ginagamit mo white on white? Papakita ko sa inyo mamaya yung isa pang technique kung paano mas makikita yung cards na yan. So ginamitan na natin ng white. Bigyan natin ng height to. Sabihin natin minimum height. Sabihin natin 60%. So, automatically, 60% siya. Alright? Okay. So, hindi niya ginamit yung total height niya kasi ang ginamit natin mean height. Ibig sabihin kasi ng mean height, minimum height. So, pwedeng mataas, tumaas. Kung ginamitan ko ng height yan, magkakaroon tayo ng tinatawag nating overflow or hihinto yung sa height pero lalampas yung mga content niya. So, gamitin lang muna natin ang mean height. Alright? So, pag tinanggal ko tong mean height, papakita ko lang sa inyo ang pinagkaiba nila. Ginawa ko tong height. Sabihin natin height. Height. Ayan. Ginawa natin height yan. Sabihin natin 600 pixel. Tingnan nyo mangyayari. So, ayun yung nangyayari. Nagkaroon ng tinatawag natin overflow. Kasi kung tatanggalin ko yung image na yan, tingnan mo muna, ayan ang itsura niya. So, kung ibabalik natin, lalampas. Ang tawag dyan ay overflow. Okay? So, tuloy lang natin. Si card, ano ba pwede natin gawin? Sige, ganyan muna. So, height 600 pixel. Kailangan nating ayusin yung image. So, anong pangalan ng image natin? Card image. Card dash image. Alright? Sabihin natin, ano ba magandang gawin kay image? Tingnan natin. Sabihin natin, ang width niya, kakainin niya yung 100% nung card natin para hindi siya magkaroon ng
overflow, i-specify natin yung win niya. 100%, kasi nakapasok siya kay card, kakainin niya yung 100% ni card. So, ito lang, hanggang dito lang siya, dyan sa boundary ni card na yan. So, pag ginawa ko 100%, yan at sinave ko, tignan yung mangyayari, ha. Ayun. So, pumasok siya dun sa boundary. Okay. Nakakuha. Tuloy natin. So, ayusin natin itong si yung card natin. So, medyo maayos na siya. Kailangan nating ayusin yung card. So, ano pa mga pwede nating idagdag kay card? So, pwede nating masyado kasing kinain niya, diba? So, kailangan natin lagyan ng siguro ng si card. Lagyan natin ng padding sa loob. Pag nilagyan ko ng padding on all sides, si card, magkakaroon ng espasyo yan. So, alam nyo na ko yung ginagawa ni padding. Ayan. Nakita nyo? Mas umayos siya. Okay. So, ang ayusin na natin itong header tsaka yung text, sobrang laki. So, ano ang gagawin natin? So, balik tayo kay H3. Ayusin natin tong H3 na to. So, paano tatargetin si H3 kung wala siyang class? So, gagamit tayo ng child inheritance na ginawa natin kanina, card H3. Okay? So, si card H3, tinarget natin. Ano ba gagawin natin sa kanya? Lagyan siguro natin siya ng padding muna. 20 pixels para medyo gumit na siya. Padding 20 pixels. Ayan. So, nakikita nyo, karoon ng magandang spasyo. Siguro gawin natin uppercase para mas okay tignan. Ayun. So, medyo mas okay siyang tignan. Tapos, medyo malaki kasi yung text niya. Paliitin natin. Sabihin natin, 80% ng 20. Kasi 20 yung default font natin eh. Ayun o. Sa taas, nasa may default font natin. Ayun. Font size 20 pixels. So, 80% ng 20. 18. So, ayan siya. Ayan. Mas medyo umu-okay siya. Pero, hindi pa rin siya nakagitna. So, pwede natin gawin yung parang ginagawa natin sa MS Word. Sabihin natin, text align center. Ayan. O, diba? Nakagitna na siya ngayon. Mas maganda ng tignan. Sunod natin ayusin itong card na to, si Pizzateria. So, paano natin tatargetin si Pizzateria? So, ganun lang din. Imbis na H3, H4 ang gagawitin natin. So, si H4 naman, sa center natin siya, so text align center, baguhin natin yung kulay niya para mas mag-stand out siya. Gagamitin natin itong kulay na to, si E6, yung orange na ginagamit natin. Kasi pag gumagawa ka ng website, mas konti ang kulay na ginamit mo. Mas maganda. Kasi magka ang website mo, sobrang colorful, medyo masakit sa mata sa pagde-design. So, totoo lang. Ayan. So, ayan, meron tayong header 4. So, ayusin din natin. Lagyan natin ng spasyo. So, padding 20 pixel. Tingnan nyo, ha. Yung dati niya. Pag nilagyan ko ng padding yan, tingnan mo mangyayari. Magkakaroon ng spasyo para magkakaroon siya ng solidarity or solitude. So, solidarity. Solitude. So, magkakaroon siya ng tawag dito. Ah, kalimutan ko yung word. So, mas makikita natin siya. Ayun. So, mas makikita natin siya. So, siguro, i-upper din natin. I-uppercase din natin siya. So, may technique kaming ginagamit para hindi ka type ng type. Pinuturin mo si Ctrl-Shift-D dito sa ato. Ayan, tinan mo gagawin ka. Ctrl-Shift-D dito. Ano ba? Gusto mong copyin yung code na to. And then, nakopya. Pindutin nyo ngayon si Control. And then, down, 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 down. Down arrow. Save nyo. Yan. So, nakagitna. Mas magandang. Tignan. Ba't pizza to? Hindi naman pizza to. Sabihin natin, Korean food. Bibimbap. Bibimbap ang tawag dyan, diba? So, Korean bibimbap. Yun. Alright, so H4, tingnan natin. Okay. Liitan natin ng konti yung text niya. Medyo malaki din. I-gawin natin 70% na lang. Or 75%. Yan, mas maganda tignan. Alright. Check natin. Okay na siguro yan. Next, kailangan nating ayusin si paragraph. So, ayusin natin yung paragraph natin. So, paano yan? Targetin naman natin si P. So, card P. Okay, card P. Ang kailangan natin gawin dito sa paragraph natin, syempre, kailangan natin isentro yan. Sentro lang natin para magkaroon din siya ng sarili niyang spasyo para pantay-pantay sila ni H4 tsaka siya.
Alright. And then, papaliitin natin yung text niya kasi medyo